Hi, so this is Tristan, and this is my first time to talk in front of the camera kasi nakoconscious ako every time na pinapagsalita ko in front of the camera. Mas okay pong magsalita ako in front of an audience kaysa sa camera talaga. So, this is it. This is my first time, so... On my recent Facebook post, nag-status ako asking for your help. Kung ano ang dapat nating i-feature sa next na video ko. Kasi gusto kong yung mga contents ko, I want it to be helpful sa mga kapwa nating mahilig sa makeup and all. So kaya, lagi ko bang kinoconsider kung ano yung thoughts nila or kung ano yung mas, mas nagiging concern nila when it comes to makeup. So, during my recent post sa Facebook, I received a lot of questions regarding lipsticks. Highlight ng makeup. Kasi kahit gaano kaganda yung lips, yung makeup, I should say. I mean, the eyeshadow and the other details. Pagka medyo mali yung kulay ng lipstick na ginagamit natin, medyo nagiging tagilid ang overall look. So, we should always be mindful na kailangan yung color na ginagamit natin is nag-blend talaga siya sa ginagawa nating look or sa look na gusto nating i-achieve. Tips about lipsticks. I-share ko sa inyo yung mga favorite product ko, yung mga favorite brands. At the same time, kung ano yung good reviews about them. And syempre, ang number one dyan dapat na isaalang-alang natin is yung experience mo as a user. Kung long-lasting ba siya, kung super pigmented ba siya. So, we'll be discussing some of those points. I have some of them, but I don't have so much of it. May mga mangilan-ngilan tayong nagustuhang products, so parang yun yung mas inaano ko talaga. Hindi kasi ako yung tipo na namimili ba ng maraming colors at nag-hoard and mas gusto ko yung konti lang yung yung color choices kasi most of the time as a makeup artist, aminin natin yan, pag marami tayong choices, minsan hindi na natin alam kung ano yung gagamitin natin. So for me, I only have the colors na lagi kong nagagamit. So I'll show some of them to you. So first is this one, the Dior Addict na lip tattoo. This is one of my favorite lip products kasi ito yung ginagamit ko sa lips. And I can also use this on my cheeks. I'll show you. Just a little amount. Lalo ako, I smoke. So, medyo dark yung lips ko. Ito lang yung ginagamit ko. Especially pag pupunta ako sa work. Kasi sa work namin dito, we're not allowed to wear tons of makeup. Parang, kailangan mo lang talagang pumasok at maglagay ng makeup na magmumukha kang presentable pero not to the extent na medyo drag looking na siya or too much na yung nasa face mo. Yan lang siya. Medyo napadami nga. Ganyan lang siya. Hindi siya shiny, hindi siya too much matte, hindi siya super dry. Nagble-blend lang siya sa sa lips mo. Parang, natural texture pa rin ng lips. At the same time, may konting color lang siya. Konting-konti lang kasi ayaw naman natin ng too much color sa lips. Tulad yan ang sabi ko. And then next is, you can actually use this one as your cheek.
Ayan yung first lip product natin, which is the Dior Addict Lip Tattoo in the shade of 761. Ayan. So, second is this one. This is from ColourPop. Matte lipstick siya in the shade of Cookie. So, ito yung pinaka, isa sa mga pinaka gusto kong matte lipstick aside from yung sa MAC. Ito. Ito naman yung sa MAC. Yung Under the Covers. Gusto ko siya. Ano siyang pinkish nude. So, ito. I'll show you the color. Super dali niyang i-apply kasi medyo ano, pointed na yung dulo. So, hindi mo na kailangan ng lip liner. Ayan siya. Ganyan siya ka-nude. So, maganda siya for, you can use this also for everyday or kung, alam mo yun, gusto mo lang mag-level up sa usual color na ginagamit mo. Ayan, pang-office, ganyan, pang-school, pang-work. You can use this one. I'll be showing you two products from Fenty Beauty. Ito yung mostly sa Sephora. Lahat ng customers or lahat ng kliyente namin pumapasok doon, ito hinahanap. Itong lip gloss ng Sephora. So, these are my two favorite shades of gloss from Fenty Beauty. I'll show you this one. Itong pinakamabili. This is in the shade of Fenty Glow. Ito yung original color na nilaunch ni Rihanna kasabay nung pag-launch niya ng foundation and all. So, I'll try this. So, napakabango nito, napakaganda ng texture sa lips. Ang ano ko lang sa mga glosses minsan is, onti lang dapat ang nilalagay kasi ang tendency, nagiging super sticky siya. And, pag sa gloss, huwag mong i-expect na long-lasting kasi wala namang long-lasting na gloss na nagtatagal dyan all throughout the day pag nilagay mo na walang ganong gloss. So, basically, onti lang para lang ano ma-achieve mo yung gusto mong shine, yung gusto mong texture. May mga gloss kasi nagbibigay ng plumping effect. But this one, it doesn't give you that much, pero when it comes to shine, when it comes to the texture, super ganda, pati yung bango, yung amoy niya super okay. And if you're a bit worried kung may color siya, actually medyo brownish siya pero nagble-blend din siya sa color ng lips mo. Ayan o. Hindi naman niya binago yung color ng natural lips mo. So second na gloss na i-ano ko from Fenty Beauty is this one, the Diamond Milk. Sa mga makeup photos ko and makeup videos ko na pinost ko nung mga nakaraan, ito actually yung nagpapaganda sa lips ko dun. Kasi katulad ng ginawa ko ay dun sa, ano ba yun? Maraming nagtanong na kung anong lipstick ang ginamit kong pictures when I created the pageant smoky look. Ito yung tinap ko sa ano ko, sa unveil. I'll show you from Fenty Beauty din, Stana Lip Paint in the shade of Unveil. Ito ang pinaka base ko at that time, and then I put this one on top. So just to show you the color of this without any lip base, without any lipstick on it, I'll show you. So ito siya. Super love ko to, yung smell, yung texture, and of course the effect. Ito yung mga tipo na kailangan mong gamitin pag kailangan mong maging extra gorgeous or extra catchy sa isang party or event. Kasi shiny siya. Kita nyo? That's why it's called Diamond Milk. Kasi yung glitter niya medyo mapute. Ayan siya. Compared to the first one na trinay ko, mas ano siya, yung isa mas natural siya tignan. Ito medyo, ayan o, kumikintab talaga siya. There.
lip product na i-feature is everyone's favorite. I'm sure narinig niyo na to. I mean, you've heard so many good feedback about this product. This is my ultimate favorite na ano, red lipstick. This is Fenty Beauty Stunna Lip Paint in the shade of Uncensored. Super pigmented siya. And hindi siya yung typical na red lipstick na, alam mo yun, na meron yung ibang brand, yung ibang high-end brands. Ito, ibang-iba siya. And super long-lasting siya. Yun yung importante sa product eh. This is a matte lipstick, by the way. So, expect mo na long-lasting talaga siya. And the good thing about this one, it's matte lipstick, pero it doesn't crack your lips. Parang, hindi naman sa moist pa rin siya, pero hindi siya dry na dry, unlike sa mga ibang matte lipstick. So, let's try this para makita nyo yung pigment. Just a little trivia, ito pala yung ginamit na red lipstick ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018. I've seen her video wherein she featured all the makeup stuff that she used nung coronation night ng Miss Universe, and I'm so happy to see some familiar products from my brand, Fenty Beauty. Ginamit niya itong red lipstick ng Fenty Beauty, at the same time yung Diamond Bomb na highlighter ng Fenty Beauty, which is I also use most of the time. So, I'll try to put this one. So, ito, medyo ano lang siya, mahirap siyang ilagay. Kasi pag red lipstick talaga, pag nagkamali ka, it could actually stain this part of your face. So, just be careful. So, shake mo lang siya. At ito yung wand niya. Paganyan siya. Ayan. So, onti lang. Ito siya. Diba? Maganda yung pagka-red niya. Ibang-iba siya sa usual red na nasa ibang brand. That's what I meant. So, ang ganda. With the texture, it's really nice. It doesn't crack your lips. Tulad ng sabi ko kanina, and long-lasting talaga siya. And you can see the pigment. Alam ba kung nagtatrabaho sa Emirates? Or sa BPI? Red lipstick ba sa BPI? Ayan siya. Of course, yung mga nakikita nyo sa ibang pictures and videos ko, I have this one from Kat Von D, the everlasting, what do you call this? Glimmer veil nila. This is what I usually use pag gold yung lips ko kasi super ganda nito, and it's this one is really intended for the lips. I have two of this, and also I have the glimmer veil in the shade of Dazzle. Ito medyo reddish siya pero super din yung sparkle niya. I can actually put this one on top of this Fenty Uncensored. Mahilig talaga akong mag-ganto yung mag-base ka ng matte, and then you'll put a gloss on top of it. So you just have to be creative and resourceful kung ano yung mga colors na i-mix mo, and be careful lalo na pag gumagamit ka ng mga lipstick na super pigmented and medyo dark colors, kasi ang tendency is pag too much yung nilalagay mong product, it could actually stain the whole lips, and pumapasok siya sa ngipin, na-stain yung ngipin mo, and it will cost you so much hassle kasi ang hirap tanggalin. So, just be mindful. And also, I have this one from Marc Jacobs. Ito naman ang favorite gloss ko from Marc Jacobs. This is in the shade of Pick Up Enamored Gloss. They called it Enamored. The collection is Enamored or Enamored. Whichever you want to what do you call this? To pronounce it. Basta ito siya. Ito yung color. Ito yung importante, yung kulay. Hindi yung the way you pronounce. Ito yun. Super ganda. I'll just swatch it on my hands just for you to see. Kasi hindi ko na siya pwedeng ilagay kasi nag-red lipstick na ako at pinatungan ko na siya. Here. I don't know if you can see it.
yan. Ang super ganda nito kasi ano, pag nilagay mo siya sa lips mo, super minomoisturize yung lips at the same time. Yung scent. Lasa at amoy toothpaste siya. Here are some of my lipstick collections. Ayan na nga yung sinasabi ko. This is actually a lip liner. This one is the Enamore. Yung sinatcho kanina is this one in shade of Pickup. I also have this one, but I don't know which shade is this. This is to the Moon. I think this one is a little darker. And then I also have this collection of Fenty lipstick. Ito yung parang ano nila, ayan o. Hindi siya matte, medyo glossy siya. Pero ganyan yung colors. And this one from Fenty Beauty also. It's a part of their summer collection last year, I think. And fortunately, I have this one. This was given to me as a gift from, of course, company. Fenty Beauty. Ayan siya. Ayan yung colors. It's super nice. I also have this one, the unveil. Hindi pa siya open. Iba pa yung mga open na Fenty products. For this one, I haven't used this one. Ito yung mga glosses. The fuzzy. Similar siya sa Fenty Glow, pero medyo pinkish siya. Also, this, I think Fenty Glow to. Fuzzy din. Oh, mahilig ako sa fuzzy, ha? Fenty Glow. Wala na pala. Ito, Fenty Glow. I have one remaining Fenty Glow unopened to. And also, ito yung mga Marc Jacobs na lipsticks. Ang gaganda ng colors na to. Hindi ko siya ino-open kasi I'm planning to give this to my mom kasi mahilig siya sa mga gantong colors. And Marc Jacobs, usually, itong brand na to, syempre, ang gumagamit niyan yung mga mom natin, tita natin, alam mo na. So, I intend to give this lipsticks to my mom. Kaya hindi ko pa ino-open at kanina try. And I also have this small sizes from Dior also. I also have one from Tom Ford. Cute, no? Yan. Maximizer ng Dior. And I also have this one. Dior also. And Kat Von D Studded Kiss Lipstick. Ito, medyo weird yung color. I haven't used this one as well. So, maybe in my next videos or makeup looks na gagawin, magamit ko siya. I actually like the color. It's orange. I haven't tried. So, gamitin natin siya in the future. So, we also still have some here. Ito, glosses pa rin from Fenty, of course. And ito, from ColourPop. Medyo darker siya than the color na pinakita ko earlier. Ito, anong shade to? Grunge? Yeah, it's a matte lipstick also. So, if you wanna check the color, anong ganda siya? Similar siya sa Unveil. Ayan. And we have this one from Fenty Beauty. Stunna Lip Pink Collection. This is in the shade of Uncuffed. One of my favorites also. Favorite nudes. Sayan sa mga stores. Have this one from MAC. This is in the shade of... What's this? Under the Covers. Hindi ko pa siya nagagamit. I think so. Pero na-try ko na siya before. But this one, hindi ko pa siya nagagamit because binigay siya sa akin. Also, Fenty lipsticks, the matte lipsticks, the famous matte lipsticks. I have this one, the Flamingo Acid. So, ito yung, oops, shade, super nice. Actually, yan siya. I also have ito rin. This is in the shade of, what's this? PMS. Medyo dark color siya. Ayan din. Ayan. Ah, ito lang pala yung natira sa ano ko. Ito, medyo glossy siya. Parang part siya ng ano, ng old collection ng Fenty Beauty na lipsticks. This is in the shade of Starlit. Just wanna show you how it looks. Ayan siya.
So, yun. And also, may isa pa pala akong favorite ng gloss. From YSL. This is Yves Saint Laurent. This is in the shade 100. Hindi ko ma-pronounce yung ano, yung pangalan ng collection kasi alam niyo na Yves Saint Laurent, it's a French company, so ang hirap ano ba to? Ang hirap i-pronounce ng mga collection name nila ito. Babasa niyo ba? Gloss Volup whatever. Basta shade 106 siya. Hindi 100. So those are my lipsticks. For a long day and pag-uwi mo at yung lipstick mo nandyan pa din, ito yung medyo ayoko sa mga matte lipstick, super hirap tanggalin. So paano siya tatanggalin? All you need to do is to get your makeup remover, of course, number one, and a cotton pad. Depende kasi kung gano'ng ka-intense yung nilagay mo sa lips mo. Pag ako super heavy yung color, nilalagyan ko muna siya ng lotion. And then, I'll do this one also. Makeup remover and then cotton pad. We'll see if matatanggal niya ng ito lang. Kasi pinagpatong ko yung uncensored at saka yung glimmer veil ng Kat Von D. Ay, yung glimmer veil ng Kat Von D. Super hirap tanggalin din nun. So, we'll see. So this is ito yung itsura niya pag tanggal mo ng makeup remover. So as you can see, may mga traces pa siya ng lipstick. So pwede niyo siyang alisin sa mga products available sa bahay niyo. Like for example, yung sinabi ko, pwede natin siyang tanggalin sa gamit ng lotion. I'll show you. Lotion, regular lotion lang to. This is Vaseline. And then I'll put little amount. Ganito lang siya. And then get your tissue. Again, tissue alone cannot remove the stain. So kailangan mo siyang lagyan ng lotion. Siya. After removing your lipstick, kung may tinatawag tayong skincare, meron din tayong tinatawag na lip care. So, all you have to do is put your lip scrub, leave it there for at least a minute or two, and then wipe it off with your tissue, and then lagyan mo ng lip balm para hindi siya nadadry. Kasi sa chemicals ng lipstick na nilalagay natin sa lips natin, medyo nadadamage natin yung labi natin. So, just for us to protect and take good care of our lips, never forget your lip scrub and lip balm. And that's it for this video. I hope na natulungan ko kayo and hopefully by my tuloy sa susunod na video ko, mag-comment down below kayo kung ano pa yung need natin i-discuss, need natin talakayin, and at least para ma-share ko yung onting kaalaman ko sa inyo when it comes to makeup. If you have any suggestions and comments, just feel free to write it down below. And don't forget to subscribe, comment, like, and share. Till my next video. Bye, guys.